Emil, bagamat bukas pa inaasahan ang pinaka-epekto ng Bagyong Urduja sa probinsya, naka-red alert na ngayon ang Sursugon. Naka-standby na ang mga rescue at wala nang uwian. Nakaanda na rin kayo ng mga gamit at sasakyan sa pag-rescue. Wala pa naman daw inililikas pero nasabihan na mga barangay na i-alerto mga tao sa posibleng paglikas. Isa pa raw nagiging problema ngayon ay ang mga stranded na biyahero sa Matnog Port dito sa Sursugon. Sa ngayon kasi may 3,196 na pasahero na raw ang apektado. Karamihan dito nakasakay sa mga bus at dahil sarado ang port, diyan na muna sila sa mga gilid ng kalsada, nakaparada o along National Highway Emil. Sa munisipalidad pa lang ng Huban, may mga truck at bus nang nakapila. Ikinamusta natin na inili mga pasahero at aminado silang pasakit nga na mas stranded pero okay na rin ito kaysa mauwi sa disgrasya ang kanilang biyahe. Yung iba nakikipagbiro na lang sa mga katabing resepuan para makontra lang ang pagkabagot. Pagdating naman sa pagkain, sa ngayon okay pa man daw sila, yun na lang unti-unti na nilang nakuhumos ang dapat sana yung pasalubong nila sa mga kamag-anak nila. Nangako naman si Governor Robert Bobet Lee Rodriguez na tutulong sa pagbibigay ng mga kain sa mga na-stranded na biyahero. Emil? Oscar, ilang katanungan lamang, anong oras ang estimated na pagtama ng Bagyong Urduja sa lugar na kinalalagyan mo? Emil, sa tansa ng sa huling pakikipag-usap natin sa mga pamunuan ng PDRRMO ng Sursugon, ano, hindi nila inaasahan na direktang tatamaan itong lalawigan ng Sursugon, bagamat inaasahan nila yung epektong malakas na mga buhos na ulan na dala nito. At yun ang pinaghahandaan nila, bukas nila inaasahan ito, Emil, at naabisuhan na nga yung mga lugar na tinuturing nilang catch basin, no? Katulad nitong Huban na pag tumutok ng gusto, no, sa pagtaas ng tubig dahil nga baka kakailanganin ilikas yung mga residente nito, Emil. Mula po sa Sursugon, maraming salamat, Oscar Oida.